Naalala ko dati, nung nag-uumpisa ako, walang pamasahe, nagugutuman para lang pumunta sa prospects. Madalas, mag-outbound, pamasahe lang papunta ang pamasahe. Pagbalik, bahala na. Kaya kailangan humataw, kailangan galingan. Mayroon pang dumating na oras na pag-uwi mo sa bahay, lahat ng mga nakapaligid sa'yo, eh hindi gusto yung ginagawa mo. Ang hirap gawin ng isang negosyo na walang sumusuporta sa'yo. Mahirap gawin ng isang negosyo na ikaw lang ang gumagawa. Napakahirap ng journey ko. Alam nyo, lahat ng yon ay pinagdaanan ko at tiniis ko. Kasi malinaw sa akin yung mga bagay na gusto kong marating. Dati akong janitor, 6 na taon. Napakaliit ng sweldo. Kaya darating talaga sa oras na may papabili sa akin ang anak ko, hindi ko kayang bilhin. Alam mo bakit? Simple lang. Kasi yung sweldo ko, sapat lang sa pagkain namin. Napakasakit na sa dibdib bilang ama. Kasi hindi mo kayang ibigay yung maliit na hinihiling ng anak mo. Nung nagtrabaho ko sa ospital, doon ko nalaman na mahirap pala talaga ang walang pera. Alam niyo bakit? Kasi nakikita ko yung mga pasyente na nag-aantay ng slot nila. Madalas, kailangan talaga ng pera pag nasa ospital ka. Realize ko na kailangan ko mamanindigan. Kailangan ko maging successful sa buhay. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko, sa asawa ko, lalong-lalo na sa mga anak ko. Napakahirap pala talaga pag nakulang-nakulang ka sa budget. Alam mo bakit? Kasi hindi mo alam kung kailan ka at saan ka kukuha ng pambili ng pagkain sa susunod na araw. Kaya kailangan ko makahanap ng isang napakagandang opportunity para magbago ang buhay ko. Alam mo, na-realize ko na kailangan kong manindigan sa buhay. Kailangan kong maging successful, hindi para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko, sa asawa ko, at lalong-lalo na sa mga anak ko. Napakahirap ng buhay, lalong-lalo na pagkakulang na kulang ka sa budget. Hindi mo alam kung kailan ka kukuha at saan ka kukuha ng pambili ng ulam, gatas, sa mga susunod na araw at linggo. Napakahirap maging mahirap. Kasi pag may pagbibili sa'yo, ang anak mo, hindi mo kayang bilhin kasi wala kang pera. Hindi naman niya alam na wala kang talagang pera. Ang gusto lang niya ay mabili mo yung gusto niya at nagpapasaya sa kanya. Napakasakit sa isang magulang na yung mga maliliit na bagay na sana pwede mong bilhin para mapasaya ang anak mo, hindi mo mabigay. Kaya nag-pray ako kay Lord na sana makakita ako ng ekstra pagkakakitaan na pwede kong gawin habang nagtatrabaho ako. Hanggang isang araw, natupad yung hinihiling ko kay Lord. Nakita ko si Adrian na unti-unting bumago ng sarili ko at tatakbo ng buhay ko. Sarap sa feeling na dati nangangarap lang ako magkaroon ng sariling sasakyan, pero ngayon yung dati kong pinapangarap na sasakyan ko na kasama ng pamilya ko. Dati nangarap lang din ako makarating ng ibang bansa, pero sa tulong ni Ideal nakapag-abroad ako, hindi para maghanap ng trabaho kundi para mag-enjoy.
kasama ng mga taong sumuporta sa akin at tumulong dito sa negosyo. Kung ikaw ay kagaya ko na nangangarap din na magkaroon ng magandang buhay, simple lang gagawin mo. Kailangan mo lang magdesisyon para magbago ang buhay mo. Kung ako nga, dating janitor, nagawa ko, and I'm pretty sure mas magagawa mo. Lagi mong tatandaan, there's always greatness inside you. By the way, I am Richard Maglangi and I am proud Ideal Millionaires Club. Kung ikaw ay kagaya ko nangangarap na magkaroon ng gandang buhay. Gandang buhay. By the way, I am Richard Maglangi. Proudly.